Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Tempting My Boss for Revenge. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. I still can't believe that his mother actually told me to feel at home. And she looks freaking sincere. Tapos na kami mag-lunch at nagkakwentuhan na lang pero parang nakalutang pa rin ako. Anong course bang natapos mo, Pray? Napapitlag ako nang marinig ang pangalan ko mula sa daddy ni Zian. Business ad, major in finance po. Formal kong sagot. It don't have to be too formal, iha. Alam mo kasi, namimiss ko lang yung bunso ko. Baka kaedad mo siya. Anang matandang lalaki. Hindi lang ako nagpapahalata pero nakikinig ako mabuti sa sinasabi niya. Anything about Francesca is helpful considering that informations about her is very limited. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit ako nandito. To get myself involved with Montemayor's and to find out where Francesca is. Mas matanda sa kanya ng 4 na taon si Prey Dad. Francesca was 20. Prey was 24. Sagot ni Zian. I don't know how Zian know my age. Maybe because of my resume. But what concerns me more is that parang anak na ng daddy ko ang kabit niya. I'm even older than her. Ganun ba? Bata ka pa pala, iha. Siguro marami ka na naging boyfriend, no? Baling ulit sa akin ng matanda. Hindi naman po. I only got 3 boyfriends. How many of them are serious? Tanong naman ng mama ni Zian. I flash a sly smile. None. She gave me a wide eyes of disbelief so I immediately explained. I was so young back then, ma'am. I don't pay too much attention on such things. Mas priority ko po talaga ang pag-aaral noon. You have a huge similarity to my Francesca, iha. Sigurado magkakasundo kayo. I doubt it. Hayaan mo. One of these days, babalik din dito ang anak mo. Sabat ng mami niya. Nasaan po ba siya? Kunwaring inosente kong tanong. I don't know yet. Basta nung umalis siya, ang sabi niya babalik siya. Si Sian ang sumagot. Sana naman bumalik na siya agad. Bandang alas 7 na kami nakauwi sa villa dahil sa mansion din kami nag-dinner. Bigla kasi ang paglakas ng ulan. I was about to turn the lampshade off when Siri held my hand. Don't. Hintayin mo munang tumigil ang kulog at kidlat bago mo akong iwan, please. I felt something warm touch my heart. Humiga ako sa tabi niya at niyakap siya. I'm afraid of lightning and thunder ever since. Bulong niya sa akin. Close your eyes. I softly said while still hugging her. Huwag mo akong iiwan dito, ha? Oo, matutulog ka na. I started humming a lullaby as I softly caressed her hair. Hindi ko agad siya iniwan nang masiguro kung nakatulog na siya. Nanatili lang ako sa tabi niya habang pinapanood ang matatalim na kidlat sa bintana ng kwarto. Nakakatakot din ang malalakas na kulog kaya hindi ko masisisi si Siri kung ayaw niyang mag-isa. Ang nakapagtataka lang, biglang umulan sa kalagitnaan ng April. Take note na sobrang lakas. Bumukas ang pintuan ng kwarto at niluwan noon si Zian. He was topless and only jeans covered his lower body. Dahan-dahan akong tumayo sa kama at hinarap siya. Siri was afraid of lightning and thunder kaya nag-stay muna ako. I softly said. Ingat na ingat ako sa paglakas ng boses dahil baka magising si Siri. Pati na rin ang tumingin sa katawan niya dahil natutukso ako. I know, kaya nga sinisilip ko siya. He said, umuulan, bakit nakatopless ka? Tanong ko nang hindi pa rin tumitingin sa kanya. I stick my gaze on the wall and maintain my distance with him. Why can't you look at me? Naiinis ka pa ba kay mama? Sorry sa inasal. No, it's not that. I cut him off. Magbihis ka na nga. Matutulog na ako. Good night. I was outside Siri's room and he hugged me from behind and I heard the door closed. Honey, he whispered in my ears when he kissed my nape. Zian. I moaned his name when his hand started caressing my waist. Humarap ka dito, he said while still doing his thing. Like I was put in a magical spell. I hurriedly obeyed what he said.
Agad niya akong sinunggaban ng halik. It was full of lust, hunger, and asking for immediate response. I gave him what he need, then snake my arms into his nape and clung my legs to his waist. The heart of my femininity is touching his groin, sending shivers to my spine and giving unexplainable heat to my body. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa kwarto niya dahil nakakapit lang ako sa kanya at nakapikit ang mata ko. Without breaking the kiss, he put me in soft mattress and started removing my dress that was followed by my underwear. He take time kissing me and playing with my nipples. I gripped the bed sheet while moaning his name when I felt his hand teasing mine. Nang maramdaman niya ang pamumuon ng kung ano sa puson ko, bumaba ang halik niya roon at pinaglaruan. Patuloy ako sa pagsigaw at pagmumura dahil kung hindi ko yun gagawin ay baka mabaliw na ako dahil sa sarap ng ginagawa niya. Para ako nalalasing sa kakaibang sensasyon na nararamdaman ko. Umangat siya kaya nagmulat ako ng mata at nakita kong nagtanggal siya ng damit at jeans. Pero iniwan niya ang boxer shorts niyang nagmistulang may nakatayong tent. He crawled back on top of me and positioned himself. Pinaikot ko muli ang binti ko sa bewang niya at mas idinikit ang katawan ko sa kanya. He kissed me passionately again and started moving. Atras abante, pabilis ng pabilis. Now I can feel his hard manhood pressing into mine. Feeling is unexplainable. The piece of cloth that covers his whole being doesn't serve as a hindrance for me to feel it. He thrust deeper and harder. Our moans filled his room until we both reached the zenith and gave each other a mind-blowing. Umalis siya sa ibabaw ko at humiga sa tabi ko. Kumuha siya ng kumot para itabing sa katawan namin dalawa. We fell into silence while both facing at the white ceiling until our heavy breaths became even. Zian, I called him out. What is it, honey? Tanong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ko. I have a question. I said, hesitating. What is it? He shifted his position para humarap sa akin, pero nanatili ako nakatitig sa kisame. Hindi ko kayang itanong na nakatingin sa mga mata niya. Dahil ba sa akin kaya umuwi ka agad? Tanong ko sa nanginginig na boses. Honey, I have my personal reasons why I left that convention. Please answer me honestly. I cut him off. He let out a loud sigh. Yeah, nalaman ko na may bagyo na paparating ngayon and I was worried na baka hindi ako makauwi at mag-extend pa ako doon ng ilang araw. Hindi ko kayang malayo ng ganun katagal sa'yo. He chuckled. Ay, nakakatawa lang. Umuwi ako dito agad pero wala naman akong naabutan. I was terrified. Akala ko umalis ka na, but when I called Kuya Israel, I found out that you're in that freaking bar. Hindi ko maiwasang mapangisi. I wanna know his side. Ituloy mo, I demanded. Ayoko, malalaman mo lang kung gaano ako kagago pagdating sa'yo. Napanguso ako. Okay. I snapped and closed my eyes pretending that I'm gonna sleep. He chuckled. Fine, gusto mong marinig? I went there like a crazy idiot because I wanna see you and I miss you so bad. You were wearing that fucking seductive red dress that was so good on you and made you look like a total goddess. Staring at you while you were dancing made me realize that I was lucky to have a chance to kiss and ravish you until you're breathless while moaning my name. But that Ajol interrupted my fantasy in the jealousy that I felt that time was creeping me out while you were talking at him. Nakita mo ako pero hindi mo ako nilapitan. Umakit ka sa VIP room at sinabi sa kapatid ko na nag-iilusyon ka lang. And that was crazy. Ipinikit ko ang mata ko ng mariin at huminga ng malalim habang siya naman ay hinahaplos ang buhok ko. Why do you mean? I mean, bakit hindi mo ako inano? Alam mo na, willing naman ako, diba? Okay, alam ko na. He sighed and held my hand. Look at me, isasabihin ako sa'yo. Dahan-dahan ako nagmulat ng mata at humarap sa kanya. I meet his eyes and I can't read the emotions running in it. I will only take your virginity on the night after our church wedding. Do you hear me? I want you to be pure until then. Napapikit ako dahil hindi ko na kayang salubungin ang mga mata niya. It was blazing with love, sincerity, and honesty. What if he finds out why I am here? Will he still love me even I am hunting her beloved youngest sister? I can tell him now because I have to find Francesca first. Kung magagalit siya sa akin,
mas maliit ang chance na nakikita ko ang hinahanap ko. I'm so fucked up. I must do something about this. Pinandindigan ko ang pag-iwas kay Sian pagkatapos na nangyari. Hindi ko alam kung nahahalata niya yon dahil hindi siya masyadong lumalapit sa akin at hindi niya alam ang tinatanong tungkol sa formal na pakikitungo ko sa kanya. I can't let myself be too attached on him because when the time comes, if he discovered about me, it will be easier for the both of us to move on. Lumipas na ang bagyo at bumalik na sa takbo ang mga buhay namin. Buong araw ko siyang hindi nakita pero hindi ako nagtanong kahit nagtataka ako. Usually, sumasabay siya sa amin ni Siri sa pagkain at minsan sumisilip siya habang tinuturuan ko ang anak niya. Dumating ang dinner kaya nagluto ako at sabay kami ni Siri na kumain pero hindi pa siya nagpapakita. Are you looking for daddy? Napapitlag ako dahil sa biglang pagtatanong ni Siri. Mukhang nahahalata niya maghapon ng balisa ang mata ko sa paghahanap ng kung sino. Nasa Cebu po siya, kasama ni Tito Clark. Ate Ella at Kuya Zen ay inaasikaso for 3 days, patuloy niya. Tumangutang-ulang ako at nagpanggap na hindi apektado, kahit ang totoo ay medyo nalulungkot ako. Ipokrate ako kung sasabihin kong hindi ko siya namimiss. Pero kailangan kong hawakan ng mabuti ang puso ko at hindi ko yun magagawa ng tama kung hindi ako dedistansya sa kanya. Ganun ba? O sige, kumain ka na at bukas na ng umaga mamamasyal tayo. Talaga? That's great! Sa beach po tayo? I wanna swim, she asked excitedly. Sa mahigit 1 month kong pananatili dito, matagal na akong nakapamasyal sa beach side pero never ako nag-swimming. Maybe this is the perfect time to do that and to get rid of Zian in my mind. Bitch, it is, nakangiti kong sagot. Like what I said, maaga pa lang nasa sun lounger na kami ni Siri at naghahanda para lumangoy. We brought food, swan floater and other stops para ma-enjoy namin ang pagsiswimming. I'm not expecting that I would enjoy diving and swimming at deep sea level because I have to watch over Siri. Marami ang guests sa resorts kaya kailangan ko siyang bantayan ng mabuti. Let's swim! Gusto kong sumakay sa floater tapos panonoodin kitang lumangoy. Tara! Yaya sa akin ni Siri habang hinihila ang kamay ko. Basa na siya sa tubig dagat dahil lumangoy na siya habang naglalagay ako ng sunblock. Wait baby! Tinanggal ko muna ang see-through kimono dress ko bago ang aviator sunglasses at summer hat. Inalis ko ang pagkakatali ng mahabang buhok ko at hinayaang medyo matakpan yon ng suot kong black two-piece swimsuit. Ako ang may bit-bit ng swan floater sa kaliwa kong kamay habang hawak ko naman ang kamay niya sa kanan. Ipinagkibit-balikat ko na lamang ang mga lalaking lantaran akong hinahagod ng tingin kahit may kasama akong bata. They are jerks who loves feasting their eyes with woman's body pero hanggang doon lang sila. Tingin lang ang maibibigay nila sa akin. Nang makarating kami sa part na hanggang bewang nasisiri ng tubig, ay ibinaba ko na ang floater at isinakay siya roon. Siniguro kong hindi kami masyadong malayo sa shoreline bago ko siya kinausap. Lalangoy lang ako saglit, okay? Pag may problema, sigaw ka lang. Huwag kang aalis sa floater, okay? She nodded. After a few minutes deep, nag-decide kaming umahon na para magtayo ng sandcastle at magmerienda. Here, baby. Ibaba mo muna yan. Sabi ko na makalapit sa kanya para ibigay ang towel, tuna sandwich at bote ng tubig na bitbit ko. Tinigil niya ang pagtatayo ng sandcastle tapos ibinaba ang plastic towel at hinarap ako. Hindi ka na po lalangoy? Bigla niyang tanong na makita na suot ko na ulit ng kimono ko. Mainit na eh. Nag-enjoy naman ako kanina. That's fine. Umupo ako sa tabi niya. Ikaw? Umiling siya. Ayoko na rin pong lumangoy. I'm tired. Okay. After this, uuwi na tayo. Hi, Prey. A voice greeted me. A familiar face came to us. Do I know you? Alanganin kong tanong. He chuckled at lantarang hinagod ang tingin ng katawan ko. Tumaas ang kilay ko nang magstay yon ng matagal sa dibdib ko bago muling tumingin sa mukha ko. I'm Kim. You sa bar last week? Right, the Korean or Japanese guy who held my waist at the bar. Sorry, nakalimutan ko. Lasing kasi ako nun. His eyes drifted to Siri. Your sister? Tanong niya. An evil idea popped in my mind. No, this is my beloved daughter, Siri. Baby, this is Kim. Hi, Kim. Bati ni Siri na parang nakuha ang gusto kong ipagawa sa kanya. You're married?
namumutla niyang tanong. I grinned widely. Yup, you should meet my husband. Parating na yun dito. No, thanks. I have an important meeting this afternoon. Bye. He walked away just like that. Nagkatinginan kami ni Siri at sabay na natawa. You're a great actress. Papuri sa akin ni Siri. Yeah, right. That's why I'm still here. Sabi sa akin ni Ate Marie, pumasyal daw po tayo sa kanila. Mamayang hapon dahil may ibibigay siya sa atin. Pagbubukas ni Siri ng topic habang nag-aalmusal kami. It's been 3 days pero hindi man lamang siya tumatawag. Not that I demand for his call. Okay nga lang na umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin eh. Ang sa akin kasi ni hindi niya man lang nakukumusta ang anak niya. Talaga? Binanggit niya ba kung ano? I asked trying to show her that I'm as happy as she is right now. I tried to be cheerful and I guess I succeeded. I don't know, baka po cupcakes or donuts kasi magaling si Ate Marie sa pastries. So, that's a wow. Magaling ba siya sa cake? I asked curiously. Yup, specialty niya tapo yung birthday cakes. I'm so excited. Ano po kaya yon? Me too. I agreed. That's why I like it here. Dito sa resort namin, mababait ang mga crew. Lalo na yung mga waitress at waiter. You're right. Madali silang pakisamahan lahat. Pagkatapos ng lesson ni Siri ay pumunta na kami sa bar para i-meet si Marie. Si Don ang sumalubong sa amin dahil wala si Ella. At dinala kami sa table na ikinuukupa ni Marie. Hi Siri. Hi Prey. She greeted us. Hello. Halos panabay namin bati ni Siri. Naupo kami na magkatabi sa harap niya. Kung hindi ko alam na tutor ka niya, iisipin ko na mami ka ni Siri. Ang cute niyo tingnan, Ani Marie. Nagkatinginan kami ni Siri at sabay na napangisi. Anyway, wala si Ella. At habi ko kaya, inilabas niya ang isang medium-sized rectangular box mula sa paper bag na nasa mesa at binuksan yon para ipakita sa amin ang laman. Kayong dalawa, ang food taster ko. Nanlaki ang mata ko nang bumungad sa akin ng mga cupcakes na sobrang cute ang presentation. They comes in different colors, sprinkles, toppings, and flavors. Libre po ata, eto ate, tama? Inosenteng tanong ni Siri. Oo naman, natatawang sagot ni Marie. Talaga? Wow, parang unicorn. Eto naman mukhang chocolate pony. Then Siri continued giving reviews to the cupcakes appearances. Ayaw mo ba? Diet ka? Tanong ni Marie nang mapansin na nagdadalawang isip akong isubo ang cupcake. I look at her. Ayokong sirain. Pakiramdam ko mamamatay ang cupcake. I pouted. She laughed. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinatikim ko niyan? Kasi lahat sila ganyan ang sinasabi. Natawa din ako at sa wakas ay nagawang isubo yung cupcake na kanina ko pa tinitingnan. Muntik na ako mabilaukan dahil sa gulat nang humahagusgos si Don palapit sa amin. Napano ka? Takang tanong ko. He gasped for air at ininom ang hindi pa nagagalaw na tubig sa mesa bago humarap sa akin. Nandito na si Sian. Sa wakas ay sabi niya. Oh, bakit kailangan mo pang paguri ng sarili mo? Eh uuwi naman kami ni Siri pagkatapos nito. Kunot noo at natatawa kong tanong. Emergency kasi. Katwiran niya. Nawala ang ngiti ko at tiningnan siya ng madilim. What do you mean? Seryoso kong tanong. Nakauwi na siya pati si Ella pero... Pero, I ask, malapit na akong mairita kung bakit ba kasi binibitin niya pa. Pero may tama siya ng bala. Oh, nakauwi na sa mansyon ang parents ni Sian pati na rin sina Israel at Liam na nadat na namin ni Siri dito kanina. Siri was already sleeping in her room kaya iniwan ko na siya para silipin si Sian bago ako pumasok at magpahinga sa kwarto ko. Halos gumuha ang mundo ko kanina na makita ko siya cause I thought he is unconscious. Muntik pa akong umiyak dahil sobrang putla niya at mataas ang lagnat. Mabuti na lang na-explain agad ni Liam na natutulog lang siya at nilalagnat dahil sa bala na tumama sa kanya. Sa Cebu pa lang daw ay nabigyan na siya ng first aid pero mukhang naka-apekto sa sugat niya ang pagbiyahe na pinipilit niya daw talaga. He badly wants to rest in this island. Bago umalis yung doktor na tumingin sa kanya kanina, siniguro muna niyang bumaba na ang lagnat ni Sian kaya nakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko pa nakakausap si Sian dahil naging abala ko sa pag-aasikaso kay Siri. Mukha namang okay lang siya. Nag-aalala ng konti sa kondisyon ng daddy niya pero ayos lang siya. I don't wanna be nosy pero sobrang nagtataka ako sa mga nangyayari. Ang alam ko kasi businessman si Sian, chef si Zen at waitress si Ella. Pero
Paanong nangyari? Na 3 days sila sa Cebu at may gunshot pa si Zian pagbalik. Hindi ako makapagtanong kung ano-ano na tuloy ang naiisip ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kama niya at tiningnan siya habang natutulog. It revealed his long lashes, calm face, natural pouty and tempting lips. Iniiwas ko ang mata ko sa labi niya at inilapit yon sa balikat niya na may tama ng benda pa dahil sa tama ng bala. Hinaplos ko ang buhok niya kaya lagi niyang ginagawa kapag pinipikit ko ang mata ko. Pagaling ka. Good night. Pagkatapos kong iset up ang dining table para sa almusal ay pinuntahan ko muna si Siri sa kwarto niya. Hi baby. Good morning. Bati ko sa kanya. Nagpupunas pa siya ng mata sa kama nang lingunin ko siya. Hi, si daddy po, kumusta? Mahina niyang tanong. He's fine. Wala na ang lagnat niya. Okay, thanks God. Bumaba siya sa kama at isinuot ang cute niyang carrot slippers. Pumasok siya sa banyo kaya sumunod ako sa kanya. You want me to help you take a bath? Tanong ko. She just gave me a confident smile. No thanks. I'll take a bath later. Mag-aayos lang po muna ako. Are you sure? Paniniguro ko. Yeah, I'm a big girl now. Sabi mo eh. I playfully tapped her head. I'll just go and check your dad. Lumabas ako sa kwarto niya at nagdalawang isip pa akong kakatok sa kwarto ni Sian. Oh well, kukumustahin ko lang naman siya. My how are you speech was ready pero nawala yon, nang parang bula, nang makita ko siyang nakahiga pa sa kama at mukhang kagigising lang. Good morning. Itatanong ko lang kung dadalhin ko ba dito ang breakfast mo. I said before clearing my throat. Nanatili lang ako malapit sa pinto. Takot ko lang na mag-traidor na naman ang baliw kong katawan pag malapit siya sa akin. No, bababa ako. Sagot niya habang nakahiga pa rin. Hindi ko maiwasang hagurin siya ng tingin. He looks so perfectly sexy with that white shirt he is wearing. Even the bandage on his shoulders adds to his natural charm which I found crazy. I am crazy. Lahat na lang. Pati nananahimik na benda binibigyan ko ng pansin. Okay, sumunod ka na lang, sabi ko. I was about to hold the doorknob when he interrupted me. Honey, he called me out. For an instance, nagawa kong humarap agad sa kanya dahil baka maiuuto siya. How to get up? Tiningnan ko siya at agad ako nag-iwas ng tingin dahil ayokong maghagip ng tingin ko ang labi niya. Damn that lips. That should be forbidden. Please. Naaawa ko sa kanya dahil mukha talagang hirap na hirap siya sa pagbangon. Every little move made his face go sour. I never had a gunshot before but if Sian was like this, maybe it hurts. Terribly. Lumapit ako sa kama at inilagay ang isang kamay ko sa likod niya para mas maging madali ang pagbangon niya. Dahan-dahan lang. Biglang nanlaki ang mata ko. Nang imbis na balikat ko ay sa batok niya ako hinawakan. Pagkatapos ay hinila palapit sa kanya kaya naglapat ang mga labi namin. I am unable to move because of shock when he tried to deepen the kiss. I will be lying if I said, I don't miss him, his touch and his lips. I froze when I heard the door crack as it opened. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito kay Zian? Ano pa ang lihim na maaaring malaman ni Prey sa pagkakataong ito? Yan ang ating aalamin sa mga paparating pangbahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.